Need to be done, yeah. Hi. Good. Good morning, mga kahuntahan. Isang mapagpalang araw sa inyo. Kumusta na ba kayo? Na-miss ko kayo sa ayaw nyo at sa gusto. No, bali, papunta tayo doon sa dumpster. Doon sa gate, pagtatapon tayo ng basura. Bali, eh, mababasa nyo. Keep refrigerated. No, perishable. Ito yung bagong prescription ng ating pasyente. Dahil hindi nga natin maayos yung condition ng kanyang tiyan. No, lagi siyang nag-LBM. So, yung mga doktor niya, ayan, papalit-palit ang prescription kung saan siya mahihiyang. At syempre, pag kami LBB pasyente natin, lagi din tayong puyat. Kasi halos magdamag. Kapabalik-balik siya sa banyo, kailangan nating palitan ng salawan, kailangan linisan, at the same time, kailangan magpalitan ng bedsheets. Pero ang ating trabaho eh. Diyan tayo kumukuha ng ating pagkakakitaan, mga kahuntahan. Hello? Hi, what's up? Just gotta put this. Okay. Alright. Ayan, syempre, magpapaalam tayo na papasok tayo dito sa ating dumpster. Para maglagay ng basura. Ayan. Basura natin dito. Ayan, yung mga recycles, mga bote, plastic, mga karton, hindi natin nalagay yan, ating karton. Tara, balik na tayo sa ating pasyente. Thanks, man! Balik na tayo doon. Ayan, kumusta ba kayo, mga kahuntahan? Yung ating dream home. Ayun, medyo tinutuloy-tuloy na natin paunti-unti, no? Yung ating bakod. Ayan, nagsisimula na ulit sila, paring Reggie. Ayan, shoutout siya, paring Reggie. Dolo boy. And kay Richard. Na gumagawa ng ating bakod. Bali, yung bakod na yon is magiging parte din, no? Nung kulungan ng mga aso. Yung pinakapader niya, yung magiging likuran ng kulungan ng mga aso natin. Kasi nalalapit na din yung paglipat natin doon. Hindi ko lang masigurado kung anong buwan, no? Pero malapit na. Tayo nga, unti-unti nating maipagawa yan or maituloy yung pagpapagawa ng ating dream home. Ayun, kapitbahay natin nag-aayos ng railings sa itaas. Yung sa meron tayong pagkakataon, lakad muna tayo, ikot muna tayo. You're saying peeling on the slider? Pakita ko sa inyo yung dinadaanan natin dito. Masarap mag-walking dito pagka umaga. Naganda yung mga halaman, naganda yung mga puno. No. Ayan, gaganda yung mga bulaklak natin. Nabali yung sa atin, building 4. Ito naman yung building 3. No, gaganda lang bulaklak nila rito, mga kahuntahan. Malawak pa to, complex ito, ang gandun yan. Gandun. Ayan. Tapos andito yung public pool natin. Generally, we have to wash faces. Yung ating pool. Good morning! How are you? I'm good. Good. Yo, kaibigan din natin yan. Ay, bukas na yung pool nila. Ayan. Okay. Nililinis nila yung pool. Hey, Fred. So, more or less, baka Memorial Day weekend.
6:30 yet. Baka open na to. Enes! Yes? How's the water? Sounds good. You're chilling. I'll try my best. Ayun, kaibigan nating super dito si Enes. Ayan. Sila man talaga natin makalakad tayo dahil wala tayo masyado exercise mga kontan. Pero ayan, magaganda yung weather. Medyo mahangin. Medyo malamig-lamig din ang konti. Pero okay naman. Hello. Yung pasyente natin nagpapahinga ngayon. Yung ating baybayin. No? Ang dami ng tawag dito. Mga bangka. No? At yung mga bangka na yan, lahat yan may mga tao yan. No? Nakikita nyo yan pagka tawag dito. Tanghalin tapat. No? Marami mga tumatalon galing sa bangka. Nagsiswimming sila dyan sa tubig. No? Sa dagat. Pagkagabi naman, yan, makikita nyo, puro ilaw yung bangka na yan. No? Iba, nagpa-party-party. Sila yung mga dito mahihilig sa water adventure na pagkaganitong panahon na rito, no, ang ginagawa nila ayan, dyan sila nag-i-stay sa bangka nila, pero tumatagal sila dyan ng mga 4 araw, 1 linggo, no? Ayan, buksan natin, nililinis ni Enes, no, nire-ready niya na kasi pwede na siyang gamitin Memorial Day weekend. Ayan mga konta. Ayan. May mga tao ngayon dyan sa mga bangka na yan. Doon sa makikita nyo, doon sa bandang dulo na yun. No? May malaki yate doon. Isang pagkahapon, yan. Mga tayo, yung mga bangka na yan. Alang-ilang-ilang dyan. Lumalaki-laki tuloy, umaandar-andar pala. So, kumusta ba kayo? No, taga tayo walang vlog, mga kaundahan. Dahil masyado kang busy sa trabaho. Pero marami tayo po pwede pag-usapan ngayon. Ang daming issues ngayon dito sa Amerika. No, katulad na lang nung may dami-dami namang nabaril. No? Doon sa isang supermarket sa upstate New York. Alam ko mga 10 yata yung namatay. May pumasok doon sa ano, sa supermarket at may dalang baril. Yun, binaril niya yung mga tao doon sa loob ng supermarket. Pero karamihan ang tinarget niya is puro itim. No, kaya considered siya as a hate crime. No. Tapos mataas na naman yung ating alert level, no, sa COVID ngayon dito sa New York kasi marami na namang nagkakasakit dahil doon sa mga bagong variants natin, kaya kailangan mag-ingat pagka nasa indoor space ka, kailangan naka-mask ka, lalo pagka public place, mga public transport, ayan, kailangan, nire-require din nila na mag-face mask. Siyempre yung booster natin, ini-encourage na rin nila. Every year, kailangan magpa-booster siya. Nagaganda rin bulaklak na to. Yan, mga kauntahan. Ganda niya. Bale, ito lang yung kwarto natin. Ang ganda niya. Ay, may mga bulaklak na pine trees natin. Ayun, babalik ako. Yan, marami-raming issue tapos tawag dito. Na nagkakaroon ng shortage ngayon sa mga tawag dito sa mga gatas ng bata. Ano yung mga gatas na nasa lata, yung mga baby formula kung tawagin nila. No, ang dami shortage ngayon dito. Halos wala ka na mabilis sa supermarket, kaya namang problema yung mga magulang kung ano yung papadedin nila sa mga anak nila. Siyempre yung mga tiyanang bata dito hindi naman katulad ng sa ating mga Pilipino, no? Sa ating pag may mga bata nga sa atin na ano eh, lumaki. Tawag dito, ang dinede din nila yung Alaska iba.
Okay, dinededi nila yung condensed milk na hinaluan ng tubig, o tubig na hinaluan ng condensed milk, o kaya o kaya breast milk. Bilang maganda talaga breast milk, no? Kahit si Pachochay natin, no, lumaki siya sa breast milk. Eh dito sa Amerika, o mga although ini-encourage lang pagpapa suso, no? Gamit ang breast milk. Pero tawag dito, marami pa rin dito gumagamit ng formula. Kasi nga dito, kailangan magtrabaho din ng mga magulang at mga nanay, no? Kahit after nila mga anak. And karamihan sa kanila, inaalagaan nila yung figures nila. Ayaw nilang magpasuso. Kaya gumagamit sila ng formula. Pero mahiram talaga yung ano, yung breast milk talaga sa bata. Pakiinom yan. Bukod sa maganda sa katawan ng bata, eh, menos din. Hindi kailangan maghugas ang bote. Sigurado ka pa malinis, no? At punong-puno ng vitamina, no? Yan, daming problema. Tapos pagpasok natin, may pag-uusapan tayo. May nakita lang ako, no? Kasi may pinorward sa aking video si Mrs., no? Sa TikTok. May pinorward siya sa akin. Wala naman akong TikTok. Pero sa Messenger natin, Facebook Messenger, may pinorward siyang video clip ng TikTok. So pagpindot ko noon, automatic ba yung susunod. Ayun, may meron ako nakitang video. No, pag-usapan natin yun. Tara, pasok muna tayo. 2,000 years later. Alright, so nagbabalik si KMTV, mga kahuntahan. Habang kumakain ng lunch yung ating pasyente, ay ayan, magkumustahan muna tayo. Kumusta ba kayo at ang inyong mga pamilya, no? Pasensya na po, wala tayong mga uploads nitong mga nakarang araw dahil talaga namang sobra ang ating pagkabisi sa trabaho. Ang dami nating inaasikaso, no? At the same time, syempre kailangan na priority natin yung trabaho natin, no? Priority natin yung ating pasyente. And tawag dito, ayan, gusto ko nga palang batiin, no, ang Despojado family, the Guzman family ng Salisoy, may kawayang Bulacan, yan, sila Renalyn, yung mga pinsan ko dyan. Tapos si Tita Marlin and yung mga kapatid niya sa Malolos, no, sila Tita Belen, sila Tita Medi, ayan, Rivato family ng Malolos, Bulacan, ayan. Shoutout sa inyong lahat at maraming salamat sa panonood nyo. Ayan, so eto, may papanoorin tayong video. Eto sinasabi kong video na napanood ko sa TikTok, no? At magbibigay ako ng reaction dito sa video na to. No, panoorin po natin, mga kahuntahan. Ang hirap maging caregiver sa Amerika. Oo, sa totoo lang. Siguro kasi first time ko mag-caregiver, so wala pa akong experience talaga sa pag-handle ng mga pasyente. Pero kasi, like tulad dito, dalawa kaming caregiver, tapos apat yung pasyente. Yung isa, independent, yung tatlo, hindi. Kailangan mo talagang assist ng assist. Yung isa, hindi kayang buhatin mag-isa. Diyos ko, Lord. Ay ko, first time ko talaga maka-experience ang pumunas ng tae. As in, never ko. Parang sabi ko is, wala, as in, hindi ko ito ginawa when I was in Saudi Arabia. Tapos, alam mo, parang ganun. Sa isang iglap, ito na yung magiging trabaho mo sa Amerika. Well, for me, okay lang naman. Kasi, syempre, bago nagsisimula pa lang. Siguro nga, kasi, ito na yung pakiramdam ko. Parang hindi masyadong komportable siguro dahil bago. Tsaka nakakapagod yung buhat ang buhat ng mga pasyente. Buti sana kung magaan. Eh, kung mas mabigat pa sa'yo. Ang hirap. Parang pangalan nyo, maganda pag nasa Amerika ka, siguro pag maganda yung trabaho mo, pero pag yung trabaho mo is hirap na hirap ka din, parang hindi din siguro ganun kaganda. Siguro dahil bago pa, siguro nasa ano pa lang, adjustment status, ika nga. So siyempre, iba naman ang naging trabaho ko dati, ngayon iba din. So, taste lang talaga siguro sa pagiging caregiver. Taste lang, walang magawa. Kasi naman uwi ng Pilipinas. So, taste lang talaga dito. Hi, buhay, ang hirap. Ang hirap maging caregiver sa Amerika. Ayan. So, napanood nyo ba yung video ni Kabayan? No? Isa siyang caregiver dito sa Amerika. No? Katulad din ni KMTV. Pero ano ba napansin nyo sa kanyang video?
komento lang, no? Komento lang kung ano yung napansin nyo sa kanyang video. At magbibigay naman ako ng opinion ko, no? Doon sa napanood kong video niya. Unang-una, sinabi niya ang hirap daw pala maging caregiver, di ba? Dito sa Amerika. No, natawa ako, doon pa lang natawa na kaagad ako. Wala naman kasi madaling trabaho. No? Pangalawa, sabi niya hindi niya raw ginagawa yung mga ginagawa niya ngayon. No? At siya pala dating nag-Saudi din at hindi niya raw iniisip na aabutin niya yung maglinis ng dumi, no? Ng ibang tao, magpunas ng puwet, magpunas ng tae, no? Pasintabi po sa aking salita ng ibang tao. Ang sa akin kasi wala namang mahirap, wala namang madaling trabaho, no? Walang madaling trabaho. Talagang kailangan lahat tiyagaan lang. Sabihin mo na nag-a-adjust ka kahit bago ka pa. Huwag ka muna magreklamo. Dahil wala mangyayari sa buhay natin kung kada solusyon sa problema meron tayong reklamo. 'Di ba? Real talk. Pag ba tayo nag-abroad, 'di ba? Ang hanap natin is makapagtrabaho, kaya nga tayo naging OFW. 'Di ba? Meron na tayong solusyon, meron tayong trabaho. Hindi naman nakakahiya maging caregiver. Marangal naman yung trabaho na 'yan. No, meron tayong solusyon kasi yung hanap natin, yung problema natin, wala tayong trabaho. No, ngayon nagkaroon ng solusyon, meron na tayong trabaho. Tapos pagka binigyan ka ng trabaho, magrereklamo ka ngayon. Nang hirap-hirap pala. Para sa aking kabayan, madali pa yung trabaho mo kasi sa iyo na mismo nang galing, meron kang katulong. May nakakatulong ka doon sa trabaho mo. Sabihin mo bang kahit apat yung pasyente nyo, tapos yung isa independent, yung tatlo lang ang ina-assistihan nyo, tinutulungan nyo, kailangan yung tulungan. Yan ang nature ng trabaho natin eh. Di ba? Mahirap yung magre-reklamo ka. Kung ngayon kung hindi ka handa sa ganyang trabaho, siguro mas mabuti, bumalik ka doon sa dati mong trabaho. O magharap ka ng ibang trabaho na naaayon doon sa gusto mo. Kung saan ka masaya. Dahil kung hindi ka masaya sa ganitong trabaho, wala. Kung hindi mo gusto ginagawa mo, hindi mo maibibigay 100% mo. Sino magsasuffer? Yung mga kliyente natin, yung mga pasyente natin. Yung ba? Mahirap talaga. Mahirap paging caregiver. Pero nasa pagtsatsaga. Pero kung mauuna yung ating reklamo bago tayo kumilos at gumawa, walang mangyayari. At kung kada solusyon, meron tayong problema sa bawat solusyon, walang mangyayari sa buhay natin. At kung tayo, mamimili tayo ng trabaho, wala tayong asenso. Diyan nga nakilala ang mga Filipino, di ba? Yung pagiging efficient ng Filipino, yung pagiging madiskarte ng Filipino, di ba? Yan nga pinagmamalaki ng ibang lahi sa atin eh. Ang mga Filipino, kahit saan mo isalpak po pwede. No, napakabilis natin mag-adjust. Masisipag tayo. Very reliable tayo. Yan, kung madidinig ng ibang tao, no, yung mga nirereklamo mo na ganyan, parang sa akin, sariling opinion, parang hindi tama. Diba? Parang hindi tama. Pangalawa, ang tingin ko doon sa video niya, isa hindi naman para dumaing na mahirap yung trabaho. Tingin ko doon sa video niya is para lang makapagmalaki na nandito na siya sa Amerika. Diba? Kasi kung ang reklamo mo lang is ang hirap pala maging caregiver. O, di tapos. Diba? Mahirap pala maging caregiver. Kasi kahit saan ka mag-caregiver, iisa ang trabaho mo. Alagaan mo yung pasyente mo. Umattend ka doon sa mga pangangailangan ng pasyente mo. Hindi mo na kailangan indicate yung word na Amerika. Ano yun? Parang upgrade. Di ba? Nagsa-Saudi ka dati, ngayon nasa Amerika ka na. Kung totoosin, mas asensado naman ang Saudi kaysa sa Amerika. Ang laki garang utang ng Amerika sa Saudi. Sa totoo yan. Di ba? Wala tayong sinisino. Kahit sa ang bansa,
Di ba, kahit saan bansa, kailangan, kahit saan tayong bansa nagtatrabaho, kailangan pagbutihan natin yung trabaho natin. Wala tayong kumbaga, walang mas angat sa atin. Lahat tayo Pilipino, lahat tayo OFWs, no? It doesn't matter kung magkano pinapadala mong remittance sa Pilipinas. Importante, meron kang naiko-contribute sa Pilipinas, nakakatulong sa pamilya mo, no? Kaya wag nating bigyan ng problema yung kada solusyon na ibinibigay sa atin. Diba, magpasalamat na lang tayo, meron tayong trabaho, meron tayong pinagkakakitaan, meron tayong maipagtutulong sa pamilya natin. Ngayon, kung tayo magre-reklamo din, no, sa trabaho meron tayo ngayon, edi maghanap ka ng ibang trabaho, boss. Diba? Yun lang masasabi ko, no? At sa atin, sa ating mga kababayan, wag po sana natin maging ugali na kumbo nakatungtong tayo sa ibang lugar o nakapag-abroad tayo, 'di ba? Eh maging ano na tayo, maging mayabang na tayo. 'Di ba? Hindi naman nakakataas ng pagkatao. O sabi nga ni paring Yorme Isko Moreno, ayan. No, hindi naman nakakatangos ng ilong. 'Di ba? Yung pag-abroad. Yeah, pare-pareho pa rin tayong tao, pare-pareho tayong Pilipino. Yun nga lang, may mga Pilipino na nabibigyan ng pribilehiyo o nabibigyan ng pagkakataon para makapagtrabaho sa ibang bansa. At kung tayo makakapagtrabaho sa ibang bansa, pagbutihan natin. Huwag na arte-arte. Para kasi nga ang dating sa akin, ang dating sa akin parang gusto lang mag-brag, no, ni kabayan. Kaya sinasabi, ang hirap pala maging caregiver sa Amerika. Parang sinabi niya, anong oras sa basa Rolex ko? Diba? Hindi mo na kailangan, no? Ibanggitin yung word na Amerika. Diba? Mahirap pala maging caregiver. Okay na. Yun lang ang dating sa akin. Diba? Correct me if I'm wrong. Pero marami talaga tayong kababayan. Marami kong kakilala na pagka natungtong ng Amerika, nag-iiba ang ugali. Marami kong kakilala. Nag-iiba ang ugali nila na pagka umuwi ng Pilipinas, nag-iislang-islang ang papagalang salita, although alam mo namang diretso siyang managalog. Diba? Nagpapaka-Americanize. Diba? Yun ang ayoko. Diba? Kasi para sa akin, ano yun eh? Pagmamayabang. Wala naman tayong dapat ipagmayabang pagganyan. Diba, matuwa na lang tayo, magpasalamat tayo dahil meron tayong pagkakataon, no, na makapagtrabaho sa ibang bansa. Meron tayong pribilehiyo at sabi ko nga sa inyo, pagbutihan natin pagganyan. Diba, mga kahuntaan, tama ba? Ayan. Gusto ko nga panpati ng happy birthday si Boss Carlito Liamson Santos. Oh, happy birthday sa iyo, boss. May you have many more birthdays to come. Ayan. So mga kahuntahan, tawag dito. Nagbigay lang ako ng maliit na tawag dito. Konting reaction doon sa ating video na panood. Dahil hindi ko matiis, dahil ako isa ring caregiver. Nalulungkot ako pag gano'n ng gano'n na naririnig ko sa kapwa Pilipino. No? Kasi para sa akin, yung video na yon is hindi para dumain na ang hirap pala. Para sa akin, natating na parang gusto ko mang mayabang na ang hirap maging caregiver sa Amerika. Ayan. So muli, ito si KMTV. Nag-iiwan sa inyo na isang mapagpalang araw. Pasensya na po at bihira ang ating upload, no? Pero sisikapin natin makapag-upload pa tayo ng mga vlogs sa mga susunod na araw. Basta po hindi po tayo busy. Ayan. So mag-iingat po kayong lahat. At kumusta po sa inyo lahat, no? Na-miss ko po kayo talaga, no? Kumakaway mula sa NY. God bless and bye-bye. Thank you.